missing morning, the Erevtov, no, mga mens. Share ko lang, no, sis Annalyn. Dati, sabi ko, user lang ako. Pero sabi nga, user, pero naging member ako. Why? Dahil, napatunayan ko na okay pala yung barley. Sabi nga ng pamangkin ko, no, Tita, makapagtataka naman. Ang dami-dami nag-aalok sa iyo. Bakit ang barley? Bakit ang barley pa yung ano mo? Sabi ko, kasi proven and tested na. Why? Based dun sa trabaho natin, syempre, madali tayong mapagod. Syempre, nagkakaedad na nga din. And then, and at the same time, una, yung period ko, bali sabi ko, normal naman. Pero iba pa rin yung ano, nung mag-take ako ng barley, talagang proven sa akin na, sabi nga, ano, yung lumalabas talaga yung mga buo-buong dugo. Diba, syempre, as a woman, talaga namang natural yun para sa atin. Pero maganda kasi naiilabas niya yung mga madudumi. Diba, yun yung mga nagiging cause pa ng sakit. So, medyo nung una natakot ako. Sabi ko, bakit ganun yung nangyari? Nakakakaba. Pero okay naman pala yun. Dahil dun sa mga narinig kong testimony, maganda nga daw yung ganun. So, continuous ako. I think 2 months na naging ganun yung period ko. But at the end, nung mga lumipas na yung mga buwan pa ulit, kasi ilang months na rin ako nagtitig ng barley, naging back to normal na. So sabi ko, praise God. Kasi back to normal na yung period ko, na at the same time naman talaga before, normal talaga siya. Pero ang kaibahan nga lang, lumabas yung mga buo-buong mga dugo natin. And then, sumunod, based lang nga sa trabaho ko, every morning napapagod ako, parang wala akong sigla. Dahil ng, syempre, pagod, puyat, nasasamahan pa ng mga pagpupuyat natin na mga iba, mga istuyot naman, like panonood ng serye, mga ganon, pag-FB. Pero nagbago. Dahil nung nag-take ako ng barley, naging masigla na ako every morning. At ang lagi kong dinadaing palagi is yung pagod ako. Especially pag yung mag-work na, nakakapagod. Pero nawala yon. Sa totoo lang, nawala yon. And praise God. At syempre, sa tulong na rin ng ating Panginoon at sa pag-pray natin. At hindi lang yon, naka-invite pa ako. Through my testimony, naka-invite ako, nagkaroon ako ng downline. Dahil nang sabi nila, merong nagsabi sa akin, Ate, salamat ha, in-invite mo ako. Kasi ang ganda ng dating, ang ganda ng naging resulta dun sa family ko. Like, ang ganda din daw ng resulta dun sa kanyang asawa, kasi takot magpa-check up, pero nawala yung sakit ng ulo, nawala yung pagkahilo. At ang isa pa, may sabi pa rin sa akin na, Ning, salamat na invite mo ako sa pag-take nitong barley. Dahil nang, dati hindi ko talaga igalo yung kamay ko. Pero ngayon, ilang ano pa lang yung natitake ko, ano na siya? Naiigalaw ko na yung kamay ko. Nakakagawa na ako ng mabuti at maging malakas na ako. Sabi ko, thanks God. At salamat din dahil nang syempre, at least may naano ako. May mas na, ano pa akong testimony. Dahil syempre, nakakatawa dahil ganun yung mga feedback. Hindi ako napapahiya dun sa mga binibentahan ko. Kaya at least, hanggang ngayon, nakakapagbenta pa ako. At last 3 days ago lang, yung hipag ko na ospital siya. Ang diabetes niya is 300. 300 yung sugar niya. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ang taas-taas? Hindi mo ba nalaman na ganyan nakataas yung sugar mo? Hindi daw niya alam. Then ang sabi ko sa kanya, Ate, mag-take ka kaya ng barley. Kasi may infection siya sa ihi.
Tapos ay, yun nga, mataas yung sugar niya. Then ang isa pa, nahihilo siya. One night, hindi pa rin siya nadala sa ospital kasi ang hirap naman sa ating ospital, walang space. Sabi ko, anong gagawin natin dyan? Kita ko talaga na pagod na siya. Sabi ko, buti na lang at that time, dumating na yung order kong barley sa Pilipinas. So, binigyan ko siya. Sabi ng kapatid ko, sabi niya, bigyan mo kaya ang ate mo ng barley. Sabi ko, oo nga, naisip ko na yan. Yung pala namang isa kong pamangkin na sabi sa akin, tita, nakita ko po yung post nyo. Ang daming, kasi nga nagpo-post din ako sa FB. Sabi niya, nakita ko po yung post nyo. Maganda pala yun sa diabetes. Sabi ko, uuneng. Iyan na, on the way na yung barley. Kahit hindi niya pa sinabi, pinadala ko na kaagad yung barley doon sa kanila. Then, ang sabi niya sa akin, tita, ang dami nag-aalok sa akin ito, yung kamag-anak namin na nasa ibang bansa. Pero sabi ko, ay hindi na kasi gumagamit na ang ina ng barley kinuha doon sa kapatid ng ama. Yun nga po, sa akin. Mm-hmm. Sabi ko, sa sige na yung ipa-continuous natin yung barley. Pero, to make story short, na-hospital pa rin siya. Ilabas siya, bali kahapon. Ang 3 days siya sa ospital, ang nagastos niya, 55,000 ang nagastos sa ospital na yon. O sabi ko sa kanya, pero ang kaanuhan, kaya lang, may naitulong din naman yung bali. Within 3 days ng pag-take niya, bumaba na rin yung sugar niya. Yung 300, naging 200 na. 200. Pero mataas pa din. Kasi nga, ilang days pa lang naman siya nagtitake ng barley. Tapos, may gamot din naman ibinigay yung doktor. Mas ang sabi ko lang, continue ang barley. Continue. Kasi nga, meron naman akong stock sa bahay na kararating ko lang. Kararating lang nung product. Sabi nung pamangkin ko, siya, tita, pag po naging okay ito sa ina, kasi ini-invite ko talaga siya, ini-encourage ko. Sabi niya, pag po nag-okay to kay sa ina, bali, magbe-member na din po ako. Sabi ko, sige, itayin natin yan. Basta pray lang kayo, tiwala lang, may awa ang Diyos, magiging okay yan. Continue sa pag-detake ng barley. Kasi nga, may stock naman ako dun sa bahay. And then, pray lang tayo. So yun lang po ang masasabi ko na talagang proven and tested talaga ang barley. At ang sinasabi ko din na, hindi, yun ang sinasabi ko na, ang daming nag-aalok sa akin for another business. Sabi nga, bakit daw itong barley ang inano ko, ang itinake ko. Sabi ko, at least, napatunayan ko sa sarili ko, napatunayan ko na, okay pala yung barley. At marami din yung nagsasabi sa akin, mga client ko na, okay yung barley. So, thanks and praise God. So, yun po. Opportunity not to reach one of us.